But you know, if we are talking about the truth, then we have to talk about the truth. No? It's not true that a martyr or murderer ay sumasabay sa pelikula nila. Because this is what he said during I posted the trailer of Made in Malacanang. This video is not available na online. It's a good thing that we found this video recording so people will know what exactly the truth is. Yan ay kung mapag-aalaman nilang magpe-play. You play it na. They're gonna do a film na tatapat sa amin. So I don't think it's us who actually made tapat. No? But this video is now not online anymore. No? And yeah, I just want to tell it. You know, Boss Vic, the De Rosarios, and the Marcoses, they are not just bosses to me, they are family. So if they're saying nasty things about these people, I have to correct it. I have the responsibility. Kasi mga artista ko naman, hindi naman masakit magsalita. So, I guess yung pinapakawalan nilang masasakit na salita laban sa mga boss ko at sa producer ko, eh hindi dapat palagpasin. No? I just have to play the video. Ariel, kung wala, I'll just play it by the mic. Ayun, Direk. But it has no ano, it has no audio. Malaking kalokohan po yun. Ito po yung July 20, pagkalapag namin ng trailer. Direk Joel, balak na punta ng Made in Malacanang para raw nabanan ang pagbaluktot sa kasaysayan. Doon nga sila ng pelikula katarantaduhan. Pera ng bagan yan. Made in Malacanang sa punto de vista ng pamilya bago sila tumakay ng aeroplano papunta Hawaii the last 72 hours. Ang drama yun? Drama lang pagtatake. Paano kaawaan ng tao yung pamilyang yun? At sasabihin ko sa mga tao kung paano ko na hindi totoo ang lahat ng ito. At gagawa ko ng pelikula laban dito. So, narinig po ninyo na sila po talaga yung tatapat. Kung ipi-play po namin ito ng EDSA, ganun pa rin. Hindi naman kami magra-run lang ng isang linggo, aabutin pa rin ng March 1. Direk Joel, wag po natin lolokohin ang mga tao. Ang tanda-tanda mo na sinungaling ka pa. Wag mong... Ang hindi ko pagsasalita laban sa'yo ay kabaitan, hindi yun karuwagan. No? Wag mong sasabihin ang mga producer ay takot na pondohan ka dahil anti-Marcos ka. Walang ginagawa ang gobyernong ito para sikilin ang media at ang sinema. Kaya natatakot ang mga producer dahil natatakot sila, baka mag-flop ka. Yeah. Ganun lang yun, natatakot silang i-approve ang iba kong project kasi baka mag-flop. Tigilan na natin ang panglolobo at pantatanga sa mga Pilipino. Kung wala itong recording na ito, magmumukha na naman akong sinungaling at talagang tumatapat sa inyo. No? Wala po akong award kahit isa. Wala po akong panama sa laki ng pangalan nyo. Direk Joel, no? I look up to you, even to you, Miss Cherry Pie, no? I also have screenshots dyan eh, all over. But, you know, please, wag tayong ano, wag Direk Joel, Cherry Pie, even Alan Dison, hindi naman ginawa para tapatan. Parang di naman talaga, parang nagkataon lang. Ang pa-plastic nyo naman, ang tatanda nyo na, makasinungaling nyo pa, no? Mas may dignidad kung sasabihin ninyong, oo, sinabayan namin kasi eto yung paninindigan namin. Ganun ang gusto ng mga Pilipino ngayon, no? Bakit nyo sila pagsisinungalingan na tumatapat kami sa inyo, natatakot kami sa inyo? Alam nyo, naniniwala ako na direct, ang mula direktor hanggang tagapunas ng mesa tuwing nagsushoot, tagabitbit ng ilaw, cameraman, artista, pantay-pantay tayo, lahat tayo manggagawa.